ano ang kanilang iniimbestigahan din, yung paring opisina ng Vice President? Mukhang nandun po at pinatawag yung ilang staff ng pangalawang pangulo. Uh-huh. At least maliwanag na sa mulat mula pa kahit na illegal gagamitin ninyo para sa ganun, mapatawag nyo lamang ang Vice President. Kinover nung aking privilege speech. Opo. Hindi man lang ni-refer sa committee dyan. So dito makikita mo yung yung selective process. Ngayon, may hearing kayo na sa Kongreso. Narinig ko yung parang blue counterpart ng Blue Ribbon Committee ng Senado Kong. A good government ata si Congressman Chua ang nagpe-preside kanina. Ano ang kanilang iniimbestigahan din? Yung paring opisina ng Vice President? Mukhang nandun po at pinatawag yung ilang staff ng pangalawang pangulo. Hindi ko na po, nakatulugan ko po, hindi ko alam kung ano na pag-usapan nila. So, ibig sabihin, nung ipaliwanag ko na nakagawa sila ng bagay na illegal, itunuloy pa rin nila. Ay, mukhang tuloy pa rin po kasi... Kasi yung sinasabi ko sa iyo, yung privilege speech na ginamit nila na materials o material para magkaroon ng tawagin ang Vice President at ayun, imbestigahan. Ang sabi ko, mali yung pagkakabigay nyo sa kanya ng permission na tumayo para mag-deliver ng privilege speech. Okay. At mali din naman na ni-refer nyo pa ako sa rules at yung rules ni-refer sa good government. Mm-mm. Sa mga tuwid, hindi pala nila mukhang pinakinggan. Na baliwala po yun, Kong. Yung punto na yun. Nasa sa kanila na yun. Kung baliwalain nila, pati yung tuntunin namin. Uh-huh. At least, maliwanag na sa mulat mula pa, kahit na illegal, gagamitin ninyo, para sa ganun, mapatawag nyo lamang ang Vice President. Uh-huh. Bay, parang hindi naman po ata pumunta ang pangalawang pangulo kanina, pero ang pumunta po, ilang staff niya. Nakita ko doon si dating Yusek Michael Poa, si dating Yusek Mike Densing, nandun din po kanina. Isa sa mga tinatanong po nila ukol doon sa mga pinagkakagastusan ng pondo ng tanggapan ng pangalawang pangulo Kong. At pagkatapos, kinwestiyon din natin yung idineklara nilang parang motu proprio yung isang manifestation na nanggaling sa isa sa aming kasama na noon ay nakaharap sa Appropriations Committee at binabalikan niya yung ilang issue sa Department of Education. Uh-huh. Manifestasyon lamang yun dyan, ha? Ibig sabihin, hindi naman siya full privilege speech. Manifestation lang, pero tinanggap yun at ginamitan pa ng motu proprio. Ayun. So para sa akin, puro wala sa lugar lahat ang pasimula, eh. Mm-hmm. Samantalang yung aking privilege speech, kagaya ng sinasabi ko noon, at mas malawak pa yung aspetong kinover ng aking privilege speech. Opo. Hindi man lang ni-refer sa committee dyan. So dito makikita mo yung yung selective process. Kapag ka gusto nilang gawin, kahit na sa pamaling pamaraan, gagawin nila. Ayun. Pero kahit na tama, kung ayaw nilang gawin, wala. Walang magagawa talaga. Opo, talagang tutuloy nila kung gusto nila. Oo. Pero kailangan malaman ng taong bayan kung ano ang nangyayari sa likod ng mga investigasyon na yan. Mm-hmm. Pero dun sa punto Kong ng ano tawag doon? Parallel investigation. Kasi ito po ang magiging box populi din natin. Kung meron pong investigation ng Quadcom, ng Kamara, at magpapatawag din halimbawa ang Senado, ano ang magiging senaryo nito Kong? Halimbawa, may mga iniimbestigasyon doon. Sa part ng Senado at sa Kamara, siyempre may kanya-kanyang version nito, Kong. No, di paligsahan. Mm-hmm. Ah, ganun? Sana man lang magtugma ang kanilang resulta. Okay. Di ba? O ay paano kung itim yung nakuha doon sa kabila? At sa kabila? Doon sa isa naman ay puti. So, sinong paniniwalaan ngayon? Sasabihin siguro ng mamamayan. Sinong paniniwalaan namin sa inyong dalawa? Pareho kayong kapulungan ng ng legislative branch. Opo. Di ba? Hindi ba dapat naming asahan magkapareho sana ang resulta ng inyong investigasyon? Mm-mm. Di ba? Bakit po ito itim? Sa kabila ay puti. Oo. Yan ang sinasabi ko. Paano halimbawa kung ipatawag din ng Senado si Garma? Di ba?
At lahat ng sinabi niya sa camera ay bigla niyang binaligtad din doon. Di, anong mangyayari dito ngayon, Kong? Hindi, ang dapat sanang tingnan muna nila, wala man lang kasing nagre-raise ng issue eh. Mm-hmm. Ako ayaw ko na sumama doon dahil sinabi ko sa inyo, hanggang maaari. Ayaw nilang pakinggan ang mga sinasabi ko eh. Mm-hmm. Opo. Eh baka mamaya, awayin lang nila ko doon. Kaya tayo naman, hindi tayo nakikipag-away. Mm-mm. Kaya ako minsan, ginagamit ko na lamang ang ating palatuntunan para sa ganun, maliwanagan ang ating mga kababayan. Opo. Halimbawa, yung affidavit ni... Anong pangalan nung babae? Si Ruina Garma. Polis yata yun, opo, di ba? Opo, retired colonel, dati PCSO chairman. O yung Colonel Garma. Opo. Hindi ba siya ay nagsumite ng affidavit? Mm-hmm. Na kung saan ay dinawit niya yung kanyang mga kasama sa kapulisan at nagkwento siya ron na di umano ay pinatawag siya ng Pangulong dating Pangulong Duterte, mm-hmm, na ipatawag at naghahanap yata siya ng pwedeng mautusan na gumawa ng isang task force. Oo. Na ganito't ganyan. Pero yung affidavit kasi, Jen Nelson, by its nature, opo. Yan ay nasa klasifikasyon ng extrajudicial confession eh. Mm-hmm. Diba? Ibig sabihin, labas sa korte. Sa korte. Okay. Yung judicial confession, nakaharap ka sa korte. Mm-hmm. Ito extrajudicial confession kasi labas sa labas ng korte. Oh. Ngayon, depende kung... Dapat siguro napagtatanong muna. Mm-hmm. Kailan niya ba ginawa yun? Nung panahon bang siya nakakulong? Kasi alam ko nakakulong nung gawin niya. Opo, nakontempt na. Sa kongreso po siya. So nakakontempt, tapos siya gumawa siya ng affidavit. Opo. Oo, meron bang nagtanong, ang laki yata ng ano, ang laki ng pagkakaiba, nang ikaw ay nakakulong, at ikaw ay hawak-hawak mo yung kalayaan, gagawa ka ng sarili mong pagpapahayag. Kung nakakulong ka, doon pa lamang sa... Doon pa lamang sa atmosphere o kondisyon ng pagkakagawa mo niya na parang hindi na voluntary. Mm-hmm. Diba? Kaya nga po pa niya ang gulhul niya ng iyak kong, di ba? Uh-huh. Hindi, iba pa yon. Iba pa yon. Ah, iba pa yon. Doon pa lamang sa lugar o sa kondisyon na kung kailan mo ginagawa ang iyong pagpapahayag sa pamamagitan ng written affidavit, maaari ka nang magduda sapagkat nakakulong yung tao eh. Aha. Di ba? Dapat sana pinalaya muna. Ayun. Pagkatapos, nakapag-isip-isip siya, sa kanya gagawin. Dito, maliwanag na yung duda kakapit sa kanya. Aha. Pagkatapos, sa mga abogado, ng mga nag-aaral sa batas, meron namang tinatawag na rules of court kasi. Opo. Na makakagawa ka lamang at pagtitibayin mo lahat ng mga sinabi mo sa iyong pagpapahayag kapag lahat na ngayon ay nasa iyong pansariling pagkakaalam. Personal knowledge. Mm-hmm. Kasi kung yung iba doon na sinabi mo ay narinig mo lang, mm-hmm, o sinabi sa iyo ni ganito, mm-hmm, oral man o sa magitan ng sulat, hearsay kasi yun eh. Ayun, opo, hearsay. Ang tawag doon eh, hearsay evidence. Mm-hmm. Ano mang klaseng pagdideklara ng isang tao ay binding lamang yun sa kanya. Mm-hmm. Ibig sabihin, nagpahayag siya sa pamagitan ng affidavit, siya lamang nakatali doon sa kanyang pagpapahayag. Okay. Merong tinatawag na res inter alios acta. Mm-hmm. Ito yung rule. Uh-huh. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng maitali. Halimbawa, ikaw, Nelson, gumawa ka ng affidavit. Mm-hmm. Binanggit mo si Jen Sobarjaga. Opo. Binanggit mo itong tatlong cameraman dito. Opo. Hindi basta ganun ka simple yon. Uh-huh. Mm-hmm. Hindi mo magagamit yon kahit na ginamit mo yung pangalan, bininggit mo yung pangalan. Oh. Sabagat yun ang rule. Yun ang tuntunin. Mm-hmm. Res inter alios acta. Mm-hmm. Kailangan patibayin mo yan sa pamagitan ng ibang mga independent evidence. Hindi lamang kung mo sinabi mong ganun. Kasi pag nagkaharap-harap kayo sa korte dyan, pag sinabi niyang, hindi ko sinabi sa iyo yan. Kasi ikaw ang claim mo eh. Sinabi.
Hindi, dinig na din. Sinabi mo nga sa akin, kaya nga sinabi ko, personal knowledge. Ang problema, pag tinanggi niya, nagsisinungaling ka. Pero, binanggit mo na pangalan, sangayon sa iyo nga Pi David, maaring yung kanyang pagsasalitang hindi totoo yan. Maring humina yun, sapagkat meron kang, bukod sa sinabi mong sinabi niya, meron ka pang independent evidence. At yung independent evidence na yun, yun ang magiging arbiter kung sino nagsasabi sa inyo ng totoo. Ganun pala.